Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Battered Women. 25 anyos si Dixon at ang ka-live-in partner naman itong si Criza ay 23 na noong nagsama sila sa iisang bubong. Hindi pa kasal pero may isa ng anak na lalaki na ang pangalan ay Bricks. Di nga matanggap ng magulang ng babae na nabuntis ng lalaki ang kanyang ka-live-in partner. Hindi pa kasi sila nakapagtatapos ng high school na dalawa. Talaga namang nadismaya ang magkabilang panig ng pamilya, ng lalaki at babae, lalo pa noong tumakas silang dalawa. Nagtanan, humanap ng bagong matitirhan. Hindi lang naman kasi ang pamilya nila ang tutol, maski ang mga nakapaligid sa kanila. Mga kaibigan, lalo na ang mga marites nilang kapitbahay na patuloy silang pinag-uusapan sa kanilang barangay. Subalit dahil nagmamahalan silang dalawa, hindi yun naging hadlang upang maputol ang nakabiki sa kani-kanilang mga puso. Naging daan pa ito upang magsama sila na walang ibang nakakaalam kung saan sila ngayon nakatira. May bakante silang naupahang bahay. Malapit yon sa paanan ng bundok sa isang probinsya sa Eastern Visayas. Masyadong tago at yon ang gusto ng dalawa. Mapayapa, malayo sa pamilya nilang gusto silang paghiwalaying dalawa. Malayo sa mga mapanguntrang kaibigan. Mas lalong malayo sa mga mapanirang kapitbahay. Dahil silang dalawa lang noon at tanging mga huni lang ng ibon ang maririnig, nakabuo sila ng biyaya ng bunga ng kanilang pag-ibigan. At dahil nga may anak na si Dixon, gumawa siya ng paraan para kumita. Nang sa gayon, matugunan niya ang mga pangangailangan sa kanyang mag-ina. Nagdodoble kayod ang lalaki upang magkaroon ng ipon sa pagpapakasal sa kanilang dalawa. Lalo na kapag lumaki-laki pa ang anak nilang si Bricks na mag-iisang taon pa lamang noon. May saving sila para sa pag-aaral sa bata. Hindi pa nga nailalabas sa sinapupunan si Bricks kay Criza, marami na siyang plano para sa kanilang tatlo. Marami siyang pangarap sa kanyang kasintahan, lalo na sa kanyang anak. Lumalakas ang loob ni Dixon na magsumikap pang magtrabaho kapag iniisip niya ang kanyang mag-ina. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na siyang nagbabago. Tuwing umuwi siya, pasigaw siyang nagtatanong kay Dixon kung anong ulam sa hapunan. Nakikita niyang tumataas ang balikat ng kasintahan niya sa gulat, sa lakas ng kanyang boses. Kumabog bigla ang puso nito sa kaba sa kanya at sindak. Pero wala siyang pakialam kung ganoon ang reaksyon ni Criza. Ang mahalaga sa kanya ay maibsan ang naputol niyang pasensya sa pagod at pakikisama sa kanya mga katrabaho sa construction site na ibinubuntun niya sa kanyang may bahay at anak nito. Napakakupad mo! Alam mo namang uuwi ako ng ganitong oras eh. Hindi mo ako pinagandaan ng makakain. Gutom na ako oh! Singhal niya kay Criza. Tapos ay hinampas ng malakas ang lamesa na ikinangatog ng buo nitong katawan. Mas nadagdagan lang ang inis niya nang gumawa ang kanilang anak na si Bricks na nasa kuna. Anak ng... Patahanin mo nga yung bata na yan! Nang hindi kaagad sumunod ang babae, inulit niya muli ang utos niya ng pasigaw. Patahanin! Sabay turo sa may kuna kung saan nandoon ang patuloy pa ring umiiyak na sanggol. Hindi na makanda o gaga si Criza. Hindi kasi nito alam kung ano ang uunahin. Kung yung hapunan ba niya o ang pag-aalo sa bata. Oh, ano tinutunga-tunga nga mo dyan? Gutom na ako!
sumabog sa kabuuan ng bahay ang boses ni Dixon. Mas lalo lang naguluhan tuloy si Kriza. Pero kumilos na ito at dumiretso na lamang sa kusina upang ipaghanda siya na makakain. Ang bagal-bagal! Ay nako! Ano bang klaseng buhay to, oh? Nagmamadaling inilapag ni Kriza ang plato at mga kubyerto sa kanyang harapan. Nagkakatapon-tapon pa ang sabaw ng sinigang na baboy sa may mangkok dahil sa sobrang pagkataranta nito. Sinigawan ang babae ng kanyang asawa. Ano ba? Mag-ingat-ingat ka naman! Tapos ay nag-iiling. Narinig ni Dixo na nagsorry ang kalivin sa mahinang tinig. Pero dinedman niya yon at narindi na naman sa pag-iyak sa kanilang anak na si Brix. Bakit ba hindi mo unahin yung bata? Kanina pa nag-aangawa yan, oh. Naririndi na ako eh. Aluin mo! Napamulagat si Kriza dahil sa kanyang inaasal. Sinunod na lamang niya ito kahit gustong gusto siya nitong sagutin. Inaalo na ng babae ang kanilang nag-aangawang anak pero patuloy pa rin ito sa kakaiyak. Bakit ba hindi mo patahimikin yung anak mo, ha? Palidin mo yan! Tinuro niya ang dibdib ng kasintahan. Nang manahimik! Ibinaba ni Kriza ang damit niya at bra upang pasusuhin si Brix. Sa puntong yon, tumahimik na rin ang bata. Haggard naman ang itsura ng babae sa sobrang stress na natatamo nito sa kanya. Bakit ang tabang ng sabaw? Ano ba to? Sinigang o nilaga? Nag-iba muli ang timpla ni Dixon kanina. Bumalik muli sa balasik ang mukha nito. Hindi masarap! Ibalik mo ulit to sa kaserola! Ang tabang! Pweh! Mapamintas na utos niya sa may bahay. Nangulubot ang noo ni Kriza. Humingi ito ng sandali mula sa kanya dahil pinapatulog pa nito ang kanilang anak. Tapos pinapatahimik pa niya ito para humimbing ang sanggol. Mas nang galaiti lang lalo si Dixon nang sagut-sagutin siya nito. Aba, unahin mo ako, no? Ako nagtatrabaho sa atin eh. Ibaba mo muna yung bata at ibalik mo itong matabang mong niluto sa akin sa kaserola. Timplahan mo ng mas masarap, ng may lasa. Lagi mo ng konting asim. Hindi yan tabang-tabang. Pweh! Hindi na nakapagtimpi pa si Kriza. Napuno na siya at lahat ng napupuno sumasabog. Kaya naman sinagot na siya nito sa sobrang pagtitiis. Kanina ka pa utos ng utos kung ano yung uunahin ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko eh. Itong si Brix o yung sinigang na baboy mo. Ano ba talaga, ha? Singhal nito sa kanyang dahilan upang maramdaman nito na natanggal ang bibig ng anak sa sinususo nito sa kanyang dibdib. Nakakarindi ka na, ha? Ano bang lasang gusto mo dyan sa sinigang? Yung maraming betsin? Gusto mo bang magkasakit sa bato? Sige! Gusto mo yan eh, di ba? O ayan! Dinampot ni Kriza ang garapo na naglalaman ng betsin. Tapos ay itinaktak nito sa mangkok. Hinalo-halo. O ayan, may lasa na yan. Sobra pa. Gusto mo yan, di ba? Gusto mo? Malakas at matigas nitong sagot sa kanya. Maras siyang tumayo. Ayup ka! Tapos sinampal si Kriza. Kamuntikan pa nitong mabitawan ng bata kung di lang maigpit ang pagkakakapit niya dito. Dumaing si Kriza sa sakit. Yun ang kauna-unahang beses na sinaktan niya ang nobya. Sige, subukan mo ako, Kriza. At hindi lang yan ang matitikman mo sa akin. Lintik ka. Panduduro pa niya dito. Sinapo ni Kriza ang nasaktang kaliwang pisngi. Pulang-pula talaga yon. At may nagmamarkang sugat sa sulok ng labi nito. Umiyak na ang babae. Noon lang nito naranasan ang hagupit ng pang-aabuso mula sa kanya. Umalingaw-ngaw sa buong bahay na yon ang iyak ni Brix. Muling naglita niya ang babae sa kanya.
Akala mo lang ba, ikaw lang napapagod, Dixon? Kung alam mo lang, Dixon, kung alam mo lang, pagod na ako sa kakaintindi sa'yo. Tuwing sinisigawan mo ako, kapag dumarating ka, alam mo ba, sa halip na tinatabi kita para lang lambingin ka sa may kama, hindi ko na lang ginagawa. Kasi alam kong pagod ka. Isa pa, natatakot mo sa'yo. Nagbago ka na eh. Hindi ka naman ganyan dati. Pero anong nangyari sa'yo? Lahat na ginawa ko, pero sasaktan mo lang ako. Sa pagitan ng pagikbi ni Kriza, hindi man lang siya naapektuhan sa mga sinasabi ng babae. Sa halip, inaambahan pa siya nito ng suntok. Napaiwas ng ulo si Kriza at pinansalag ang kanang kamay. Sige, isa pang salita mo ang lumabas niya sa bibig mo. Hindi lang sampal ang ipapalasap ko sa'yo. Baka kamao ko na. Pagbabanta niya kay Kriza. Papuputukin ko yung bibig mo. Sige ka! Dagdag pa niya. Humikbi na lang ng humikbi ang babae. Hindi na ito sumagot kahit gustong gusto pa nitong sampalin ng realisasyon si Dixon. Pinatahan na lamang nito si Briggs. Ayoko na niyan. Tapon mo na yung niluto mo. Pupunta na lang ako dyan sa bayan mamaya. Doon na lang ako kakain. Bahala kayo dyan kung anong kainin nyo. Tutulog mo na ako. Patahimik mo yung bata na yan, ha? Matutulog ako. Ay nako, blintik na buhay to, ho? Pahabol pa niya, tapos dumiretso na sa kwarto at humiga. May hinang paghikbi ang maririnig kay Kriza. Parang manhid na hindi niya inalala ang may bahay. Dahil alam ng lalaki, sa kanya lang umaasa ang mag-ina. Kung wala siya, wala itong makakain. Nang mga sumunod na araw, ganun ulit ang trato niya kay Kriza. Sinasaktan niya na ito kapag hindi agad nasusunod ang gusto. Mayroon pa ngang panghahamon si Kriza sa kanya na aalis na ito at isasama ang kanilang anak. Napahalakak na lamang si Dixon. Aalis ka? Iiwan mo ako dito ng mag-isa? Ay, sige, umalis ka. Magpunta ka sa mga magulang mong matapobre. Tingnan ko lang kung makakalabas ka pa ng buhay dito sa gitna ng kagubatan. Kung hindi ka ba naman engot eh, makakaligaw-ligaw lang kayo dito. Napangisi si Dixon kay Kriza. Batid ni Dixon na nasa kanya ang alas. Kaya malakas ang loob niyang manghamon noon kay Kriza dahil hindi niya pinapalabas ang nobya sa loob ng bahay na nasa gitna ng kagubatan. Isa pa, takot lang din si Kriza dahil alam nitong mapapahamak pa ang anak nila kapag isinama pa ito. Ewan ko lang, baka lapain ka ng tigre dyan o kainin kayo ng buo ng isang anaconda. Akala mo ba, ha? Ako pa talaga inahamon mo? Tingnan ko lang talaga kung makakarating ka pa sa bahay niyo ng ligtas. Lumagapak sa kanyang pisngi ang palad ng nobya. Sobrang lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Wala kang kasinsama. Hayop ka. Matigas na salita nito sa kanya. Hoy, bakit mo ginawa yun, ha? Piniga niya ang braso ni Kriza. Dumaing ang babae. Nahagip niya ang mga nagmarkang pasa sa braso. Tiningnan niya ring maigi ang itsura ni Kriza. May black eye na ito sa kanang mata at may bukol sa noo. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakaramdam ng kakarampot na awa. Sa halip, mas hinaharas pa niya ang may bahay. Sinabunutan, pati si Briggs ay nadamay sa mabagsik niyang pang-aabuso mula sa kanyang bakal na mga kamay. Malakas na ang loob mong saktan ako kasi wala makakarinig sa atin dito. Para lang wala akong mahinga ng tulong. Kaya pala dito mo piniling magtanan tayo. Para lang gawin mo akong alila. Para lang gawin mong punching bag. Ganun bang sinasabi mong pagmamahal sa akin noon, Dixon? Ganun ba?
tangis ni Kriza na nakasalampak na sa sahig. Mas masahol ka ba sa mga mababangis na hayop dito sa kagubatan? Mas mainim na tumakas ako at baligaw sa kagubatan kesa naman manatili ako sa bahay na ito na isa lamang impyerno. Samang demonyong tulad mo! Sa labis na panggigigil ni Dixon, mabigat niyang inapakan ng paa ni Kriza. Mas lalo lang itong nagsisisigaw sa sobrang sakit. Basag na ang tinig ng babae sa labi sa pang-aabuso niya sa may bahay. Subukan mo lang sagutin pa ako ng ganyan, ha? Dinampot niya ang kutsilyo na nasa ibabaw ng lamesa. Patatahimikin na talaga kita nito! Pagbabanta niya rito. Sige! Sigaw pa! Sige! Natahimik na si Kriza. Kahit may iniinda na siyang sakit, itinikom na lang niya ang bibig. Mahina na lang siyang napaungol para doon ilabas ang nararamdaman. Susugat ang pasana ni Dixon ng may bahay nang magsalubong ang kilay sa biglaang pagtilapon ng patalim sa likuran. Ha? Takang-taka siya noon. Pero dinampot na lang niya ang patalim at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Nagpalinga-linga si Dixon kung may ibang tao ba na nandoon sa kanilang bahay. Pero wala naman siyang napansing kakaiba. Nakita niya ang may bahay na si Kriza na bahagyang tumaas ang sulok ng labi. Sa tingin niya, may kinalaman ito kung bakit tumilapo ng kutsilyo na yon. Ikaw ba may gawa nun? Paggalit niyang tanong sa nobya. Hindi! Nanginginig ang labing tugon nito sa kanya. Ikaw ah, dumiretso ka sa kama ha? Tabihan mo ako! Pero, nagluluto pa. Huwag mo nang intindihin yan. Tabihan mo na lang ako, maliwanag! Tumangon na lamang si Kriza sa takot sa kanya. Habang siya, pinagbababasag ang mga baso na nakita niya. Tumingin si Dixon sa bintana. May nakita siyang nilalang na bigla na lamang naglaho na parang bula. Nang mapansin niya itong dumudungaw sa kanilang bintana na yari lamang sa salamin. Kung sino ka mang hinayupa ka, magpakita ka sa akin! Huwag mo akong paglaruan, demonyo ka, ha? Panghahamon niya. Napansin naman niya ang nobya na nakasalampak pa rin sa may sahig. Oh, ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na ba? Singhal niya kay Kriza. Pinanood niyang marahang tumatayo ang babae at paika-ikang naglakad patungo sa kanya. Putok na ang labi nito. Buwaghag na rin ang buhok sa labi sa pagkakasabunot niya. Isa pa, halos di na rin nakakakita ang kanang mata nito sa pagkakaroon ng malalang black eye. Ayusin mo nga yung itsura mo. Naalibadbaran ako sa iyo eh. Pagandahin mo mukha mo. Iyo ka ng ganyan ha. Pangit-pangit mo na. Maotoridad niyang utos kay Kriza na nahihirapan ng maglakad. Para na nga itong nalumpo dahil sa mga natatamong ilang tadyak at suntok nito. Hinaharis pa rin ni Dixon ng may bahay kahit na ilang beses na niya itong sinasaktan. Kung yon na makapagbibigay sa kanya ng pleasure sa sarili bilang lalaki, ay gagawin niya. Mairaos lamang niya ang libog sa kanyang katawan. Kinagawa mo na akong parausan. Mahawa ka sa akin, Dixon. Ayoko na. Ibalik mo na kami ng anak ko sa mga magulang ko. Ayoko na sa'yo. Hindi niya pinakinggan si Kriza. Mas lalo pa siyang nagpakasasa sa katawan nito. Binibira hanggang sa magsawa ang buo niyang sistema at ang kanyang pagkalalaki. Habang ginagawa ni Dixon ang sexual na pang-aabuso kay Kriza, nakarinig siya ng boses. Hinto mo yan! Hinto mo yan! Lumingalinga siya habang ginagalaw pa rin si Kriza. Narinig niyang umiiyak si Bricks. Ay nako, istorbo naman oh! Angal niya sa sarili. Tapusin ko lang ito, buisit! Tapos ay mabilis na tinrabaho si Kriza. Napapaungol na lamang ang kanyang nobya. Napapasigaw. Halos mapunit na ang pagkababae nito sa tindi ng paggalaw niya rito. Napamulagat si Dixon nang makaramdam siya ng mainit sa kanyang likuran.
Malakas siyang napasigaw at hinugot ang sandata sa yungib ng nobya. Animoy napaso siya sa tindi nang dumapi sa balat niya sa kanyang likuran. Waring isang bakal na pinainit sa apoy tapos idinikit sa likuran nito. Napalingon si Dixon, ngunit wala naman siyang nakita na kung ano. Tanging mga nagkalat na supot lang na isinusuot niya sa alaga. Umalis ka na, Gideon! Umalis ka na, please! Umalis ka na! Narinig niyang taboy ni Kriza sa kung sino man. Umalsa naman ang inis ni Dixon sa pagsambit nito sa pangalan ng isang lalaki. Ano? Sinong Gideon? Natakot naman ang mukha ni Kriza. Wala! May sinabi ba ako? Wala! Dixon, wala akong sinabi! Huwag mo kong gawing bobo tanga ha! Hindi ako bingi! Rinig na rinig ko sa dalawang tenga ko ang pangalan na Gideon. Sino siya, ha? Umaming ka na! Lalaki mo yan, no? Lalaki mo? Galit na sabi niya sa nobya. Wala! Wala akong aminin dahil wala naman! Malakas niyang sinuntok si Kriza sa mukha sa galit. Huwag mo akong gawin tanga, ha? Muli niyang singhal dito. Ano ba? Wala akong lalaki! Kaya mo nga ako ginaganito. Pinapaubaya ko ng katawan ko sa'yo. Sayong-sayo lang. Sinampal niyang muli ang nobya. Piniga niya ang magkabilang pisngi ni Kriza. Tapos ay binalibag ang ulo sa higaan. Kapag nakita ko yung lalaki mo, papatayin kita. Wala nga sabi akong lalaki. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Sinong magiging lalaki ko dito? Manahimik ka! Dumapo muli ang palad niya sa mukha ni Kriza. Sinuot na niya ang damit na hinubad at ang boxer shorts nito. Natulog na lamang si Dixon upang maibsan ang pagkayumot na nararamdaman. Hindi talaga siya mapanatag na baka may iba ng lalaki si Kriza sa narinig niyang pagsambit ng pangalan nito na si Gideon. Nag-half day na lamang si Dixon sa pagkoconstruction ng sagayon mabantayan ng may bahay niyang nobya kung pinagtataksilan siya ng babae. Sa gitna kasi ng pagbabago ni Dixon, lingid sa kaalaman niya na may isang nagpakilalang kapitbahay kay Kriza na palaging kumakatok sa pinto ng bahay nila. Tinataon na wala ang lalaki. Nagpakilala itong si Gideon. Nakakwentuhan nito ni Kriza, pero papyaw lang palagi. Hindi ito masyadong kinakausap ni Kriza dahil binalaan na rin siya ni Dixon na huwag kumausap sa kahit na sino lalo't hindi niya kilala. Baka isa lang yon sa mga ngaso sa kagubatang yon at marami sa mga ngaso ang naghahanap ng tawag ng laman. Subalit sinuway pa rin ni Kriza ang nobyo. Sa palagay kasi nito, kay Gideon mabuti naman itong tao. Nabuburyo na rin itong walang kausap. At sawang-sawa na ang babae sa mga gawaing bahay at paglalaro sa anak na si Briggs. Saan ka pa banda nakatira, Gideon? Tanong ni Kriza sa kapitbahay. Malapit lang ako dito. Diyan lang sa may malaking punong yun, oh. Sagot nito at itinuro ang puno ng kamagong. Sa likod ng puno ng kamagong, makikita mo na lang kung saan kami nakatira. Ganun ba? Nahiya naman bigla si Kriza na kausapin ng kaharap. Hindi rin naman kasi may pagkakailang may itsura ang kapitbahay nila. Para bang Chinoy, kawig ito ng bagya ni Richard Juan. Pang K-pop ang dating. Bumaba ang tingin nito sa lalaking kaharap. Nangamati sa magkabila nitong pisngi. Napapalunok pa ito sa tuwing tinititigan ng lalaki. Bakit kayo muko? Ganda-ganda mo kaya? Puri ni Gideon kay Kriza. Itas mo yung ulo mo, oh. Ayan, ganda mo eh. Alam mo, miss, magkasing ganda kayo ng nanay ko eh. Kahawig na kahawig mo siya. Dagdag pa nito. Talaga? Pabebe nitong tanong kay Gideon. Oo, miss. Walang halong kasinungalingan. Walang halong biro. Nagsasabi ako ng purong katotohanan sa'yo. Sa mga sinasabi ko, ika'y kahali-hali na talaga.
Hinawi ni Gideon ang buhok ni Kriza upang masilayan ang kagandahan nito. Nagsalubong lang ang kilay ng lalaki nang makita nitong may sugat at may marka ng pasa sa gawing sentido nito. Oh, anong nangyari dyan? Kaagad na pinalis ni Kriza ang kamay ni Gideon. Wala ito. Sige na, umalis ka na. Sinasaktan ka ba ng nobyo mo? Baka binubugbog ka niya, ha? Diretsong tanong nito sa babae. Wala. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Nauntog lang ito at... Pati yan? Anong nangyari dyan sa braso? Huwag mong sabihin, gas-gas din yan. Wala, Gideon. Sige na, umalis ka na. Baka mabutan ka pa ni Dixon eh. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi kita masyadong kilala kaya pwede ba? Taboy ni Kriza kay Gideon. Wala na lamang nagawa ang lalaki kundi ang umalis. Pero habang tumatagal, mas nagiging malapit si Kriza kay Gideon. Palihim na nakikipagkita si Gideon sa babae habang nasa trabaho si Dixon. Doon lang naramdaman ni Kriza ang namumukod-tanging pagmamahal na naranasan niya na hindi niya naramdaman kay Dixon. Miss, gusto kita. Diretsyong pag-amin ni Gideon kay Kriza. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Kriza. Sinabi na rin ito ang nararamdaman sa lalaking kapitbahay. Gusto na rin kita, Gideon, pero... Natigil ang babae at napayuko. Pero may nobyo ka na. Dugtong ni Gideon na ikinatango naman ng babae. Pero hindi pa naman kayo legal, di ba? Hindi pa naman kayo kasal. Oo, Gideon, pero may anak na kami. Tumingin si Kriza sa sanggol na nasa kuna. Awang-awa ito sa bata dahil pati ito nadadamay sa pisikal, verbal at mental na pang-aabuso ni Dixon sa kanila. Pero sinasaktan ka niya, di ba? Sabi pa ni Gideon. Oh. Umiyak na si Kriza. Pero mahal ko pa rin siya, Gideon. Kahit ano, kahit ganyan siya sa akin. Hinaplos-haplos naman ng lalaki si Kriza sa likuran upang aluin. May anak kami, Gideon. Kung pwede lang sana. Sige na, sumama ka na sa akin. Isasama natin ang anak mo. Sa mundo namin, dun sa aming mundo, mabubuhay tayo ng normal, ng payapa, na hindi ka na makakaramdam ng sakit mula sa lalaking yun. Magiging ligtas na kayong dalawa. Pero ayoko. Ayoko siyang iwan, Gideon. Kriza. Pwede bang umalis ka na? Mas pipiliin ko pa rin siya kaysa sa'yo. Kriza naman. Umalis ka na, sabi. Sa ikalawang beses, itinaboy na naman ito ni Kriza. Tinanaw na lamang nito ang lalaki patungo sa puno ng kamagong. Nagtaka naman ang babae nang tumagos lang ang katawan ni Gideon sa katawan ng puno. Pakiramdam siguro ng babae ay namamalikmata lang siya. Simula noong umamin si Kriza kay Gideon, hindi na nito pinansin ang lalaki. Tinataboy na nito palagi si Gideon. Tinanong din ni Kriza kung lumusot ito roon sa matabang puno ng kamagong. Hindi kagad nakasagot si Gideon. Nabigla ito pero sinabi na lang nito na baka namalikmata lamang ang babae. Pero hindi rin ito nakatiis. Sinabi rin ito ang buong katotohanan kay Kriza, na hindi siya ordinaryong nilalang, kundi isang engkantado. Ha? Engkantado ka, Gideon? Totoo ba yung sinasabi mo? Di makapaniwalang tanong nito sa lalaki. Bigla na lamang lumiwanag ang buong katawan ng lalaki. Marahang nagpalit ito ng anyo. Humaba ang matulis na mga tenga. Naging kulay asul din ang dalawang mata. Ang kaninang payak lamang na pananamit, naging makintab, naging magarbo. Humaba ng humaba. Ang buhok nito ay humaba rin. Nagiging mapusyaw ang kulay. Kinilabutan si Kriza sa kaharap na lalaki. Para na itong naging isang ganap na engkanto. Para bang nagkaroon ng mataas na antas ang pagbabago nito ng anyo. Animoy prinsipe ng lahat ng lamang lupa na nabubuhay dito sa ating daigdig. Natakot si Kriza sa engkantadong si Gideon.
hindi pa rin ito makapaniwala na nagmahal ito ng di pangkaraniwang nilalang. Imposible! Anang ng babae na naiiling. Maniwala ka sa iyo nakikita. Isa akong inkantado. Ako'y prinsipe ng biringan. Anito na di bumubuka ang bibig. Ha? Huh? Biringan? Iyon ang aking mundo. Kung saan ako nakatira. Doon sa mundo namin, walang mananakit sa iyo. Kaya sumama ka na sa akin. Wag! Ayoko! Ano? Lumiit ang dalawang mata ng inkantado. Huwag ka na magpapakita sa akin, Gideon. Please lang. Nakikiusap ako sa iyo. Pero bakit? Ayoko. Pero patuloy ka lang sasaktan ng abusado mong nobyo. Wala akong pakialam. Umalis ka na. Lisa! Bumalik ka na sa iyong mundo. Bumalik ka na. Wala na lamang nagawa si Gideon kundi sundin ang babae. Naglaho itong parang bula sa harapan ni Kriza. Kaya hayon, bugbog sarado na naman si Kriza. Gusto man itong humingi ng tulong kay Gideon, subalit nagpakamartir na lamang ito alang-alang sa kanilang anak. Nang masanay na palaging pinagbubuntulan si Kriza ng galit ni Dixon tuwing uuwi siya, mas nadoble noong tumatak sa kanya nang sinambit ng kanyang may bahay ang pangalan ng lalaki na si Gideon. Tuwing uuwi siya, naguusok ang ilong nito sa galit. Pagbungadagan ni Dixon, inuutusan niya na si Kriza na lumapit dito. Napaiyak naman ang babae. Gulat na gulat ito nang sakalin niya ang may bahay. Ano ba, Dixon? Wala nga ako sa aming kilalang Gideon. Ano ba? Hindi pa siya nakapagtimpi. Sinampal niya ng ubod ng lakas si Kriza. Nagtrabaho ko para sa iyo. Kung alam ko lang nalulukoy mo pala ako, di na sana kitang niligawan. Ha? Muli ulit niyang sinampal ang babae. Pumaling ang ulo ni Kriza pakaliwa. Pumutok ang labi nito. Naramdaman ng babae na parang may tumulong dugo sa ilong nito. Nalasahan niya yon. Nanginig na hinarap ni Kriza si Dixon. Sabihin to. Tumutulo na ang parehong dugot-uhog sa ilong ni Kriza. Ha! Nagmamang-maangang ka pang hayop kang balandi ka? Nanggigigil niyang sagot. Sinabunutan niya ito. Hiniklat niya ang buhok ni Kriza. Nagpumiglas ito kasi balak niyang iuntog ito sa pader. Dixon, ayoko na! Napasigaw si Kriza nang bumangga pa rin ng malakas ang ulo nito sa kongkretong pader. Umikot ang paningin ni Kriza. Rinig na rinig naman ni Dixon ang pag-iyak ni Bricks. Sino yung lalaking yan, ha? Tanong niya, pero di ito nakasagot. Panay lang sa pag-iling si Kriza. Pumiksi ito. Nanlalaban ang babae. Subalit malakas ang lalaki kaya inumbagan niya si Kriza. Hindi lang niya sa buhok ang may bahay. Tapos sinampal muli. Sinuntok niya muli sa mukha. Nagkaroon na naman ng black eye si Kriza. Sumisirko na ang paningin. Sumasakit na ang ulo. Gusto na nitong bumigay ang katawan dahil sa labis-labis na natatanggap nitong pananakit kay Dixon. Yung tipong puro stars na lang din ang nakikita nito sa paligid. Nanlalabo na ang dalawang mga mata. Ayaw mo talagang umamin, ha? Ha? Isa pang suntok muli sa mukha ang pinalasap niya sa babae. Hinugot na niya ang sinturon sa kanyang pantalon nang hindi pa rin ito nagsasalita. Yung bakal sa dulo, yun ang hinataw niya kay Kriza. Dumudura na ito ng dugo. Nakadalawang oras ding sinasaktan ni Dixon si Kriza. Hindi talaga yon kinaya ng babae. Tiniis nito lahat-lahat. Kahit panggagamot sa babaeng minamahal niya, hindi nito ginampanan. Pinapanood lamang niya si Kriza na gamutin ang sarili. Nagpakamartir si Kriza sa kanya. Ilang beses niyang pinagbuhatan ng kamay ang nobya. Basta mapaamin lang ito na may lalaki.
dahil hindi ito umaamin sa kanya, tinamad na lamang si Dixon na pumasok sa trabaho. Hinihikayat naman siya ni Kriza na bumalik sa pagkoconstruction, ngunit bingi na siya sa pagsisinungaling nito sa kanya. Naiginigiit na wala raw itong ibang lalaki. Tinagtad na niya ito ng suntok sa katawan. Walang pakialam si Dixon kahit maglupasay pa ito sa sakit. Gusto lang niyang malaman na may lalaki ito. Ano? Ha? Umamin ka na kasi na may lalaki ka? Umamin ka na! Nagmistula na itong isang mabangis na halimaw. Panay lang ang paghahagupit ng sinturon ni Dixon sa babae habang pilit na pinapaamin. Hanggang sa may sinambit na itong pangalan. Gideon, tulungan mo na ako. Tulong! Nanlaki ang mga mata ni Dixon nang marinig niyang muli ang pangalan ni Gideon. Ano? Nasabi ko na nga be, ayan ang lalaki mo! Punong-puno na ng latay sa katawan si Kriza. Nangihina na ito at malapit ang bumigay ang katawan. Ahatawin niya sanang muli ng sinturon si Kriza ng otomatikong gumalawang sinturon. Ha? Ano nangyayari? Umikot ang sinturon sa ere para bang may sarili itong buhay na gumagalaw. Hinataw ng sinturon na iyon ng bumbil at biglang pumutok. Mabilis ang pagkilos ng sinturon na nahirapan siya sa pagkontrol. Hanggang sa yung sinturon ay pumulupot sa kanyang leeg. Nalaki ang mga mata niya nang pahigpit ng pahigpit ang pagsakal sa kanya ng sinturon. Hindi ako makahinga! Hindi ako! Nagpupumiglas siya sa sinturon. Dumako naman ang tingin ni Kriza sa binata. Nakita ng babae na nakadungaw sa likod niya ang engkantadong si Gideon. Itim ang dalawang mga mata. Tumataas ang mga hibla ng mapusyaw na buhok. Habang minamanipula ng kapangyarihan nito bilang engkantado ang sinturon. Saklolo, Kriza! Tulong! Namumula na ang dalawang mata niya. Halos sasabog na ang kanyang ulo sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ng sinturon. Sumigaw na si Kriza upang pahintuin ang nagugustuhang engkantado. Gideon, tama na! Tama na! Nawala ang dalawang itim sa mga mata ni Gideon. Bumalik ulito sa pagkaasul. Bumagsak naman kaagad ang mga buhok nitong mapusyaw. Tapos tumingin kay Kriza. Biglang lumuwag ang pagkakapulupot ng sinturon sa kanyang leeg. Medyo nakahinga si Dixon ng maluwag. Akma na sana siyang tatayo subalit nakita niya sa harapan ang maputit matangkad na nilalang. Kusang umangat ang ulo niya at naramdaman na lamang na lumagabog yon sa may sahig bago nawalan ng ulira. Bumaling si Gideon kay Kriza. Sumama ka na sa akin. Tatakas na tayo sa bahay na ito. Saka lumingon sa ngumangawang bata na nasa kuna. Isasama natin ang anak mo sa aking mundo. Dagdag pa nito. Hindi, si Dixon. Tiningnan ng babae ang nobyo. Iwan mo na yan. Napailing si Kriza. Hindi, hindi pwede. Huwag ka nang magpakamartir sa lalaking yan. Sumama ka na sa akin, Binibini. Hihintayin kita sa puno ng kamagong. Dadaling kita sa aking mundo. Kapag kadakay na walang parambula si Gideon, kinuha muna nito si Briggs na nasa kuna. Kinalong, mabilis siyang dumiretso sa bukas na pinto. Nalalaglag ang mga luha ni Kriza patungo sa puno ng kamagong. Gabing-gabi na, 10 oras na nga. Sinalubong siya doon ng mahiwagang entidad na si Gideon. Sasama ka na sa akin? Buo na ang desisyon ni Kriza. Tumango ito, tapos ay umiling. Ano? Hindi kita maintindihan. Sulubong ang kilay na tanong ng engkantado. Doon na napahagulgol si Kriza. Sasama kami ng anak ko sa iyong mundo, pero hindi ako pwedeng manatili. Itong anak ko lang isasama ko sa mundo mo. Turan ng babae. Hindi na kinaya ni Kriza ang sakit na nata mo. Oh, bakit? Diretso lang na tumitig si Kriza sa mga mata ng engkantado. Napangiti naman si Gideon. Naiintindihan ko. Tara na,
Tumagos na silang tatlo sa katawan ng puno ng kamagong patungo sa lagusan ng biringan. Nagising na lang si Kriza na maraming alitaptap ang nasa paligid. Nasa malambot itong kama na nakahiga. Pagbangon nito, pakiramdam ng babae ay malakas na ulit ang katawan nito. Nakapagtataka rin na pagsilip ni Kriza sa mga pasana nasa salamin, wala na ito. May salamin sa harap nito. Wala na yung black eye. Bumalik na rin ang dati nitong itsura na maganda. Yung maaliwalas. Hinanap ni Kriza si Gideon. Pumasok ito sa isang malaking kwarto. Sobrang namangha ang babae sa nasaksihan dahil iba na ang naging kasuotan nito. Mahaba na, magara at mukhang mamahalin. Kulay berding kumikinang-kinang. Dito sa amin sa biringan, hinding-hindi ka sasaktan. Sabi ni Gideon kay Kriza sa matipunong tinig. Sobrang lawak ng kaharian. Unang pagkakataon lang din ni Kriza masilayan ang mga punong umiilaw at kumukuti-kutitap. Sobrang ganda. Napapatulala na lamang ang babae. Nakaangat din sa ere ang mga gusali. Para lang itong napapanood sa telebisyon. Kahalintulad sa kaharian ng Encantadia. Tinatanguan din si Kriza ng ibang nadadaan ng inkanto na palatandaan na binabati siya. Yung ibang duwending nakikita ng babae, malaki sa mundo nila Gideon. Magkasing tangkad lamang sila. Ngitian ito ni Kriza. Ganun din ang kapre at mga tikbalang. Di rin makapaniwala si Kriza na may babae ring kapre, maski ang tikbalang. Magaan ang boses na nagsalita si Gideon kay Kriza. Abang minamasda ng napakagandang mundo ng engkantado na bumihag sa puso nito. Ano? Dito ka na lang. Ligtas ka rito. Lalo na sa mapanakit mong nobyo. Hindi nakasagot si Kriza. Nasaan ang anak ko? Tanong ng babae sa engkantado. Huwag ka mag-alala. Nasa pangangalaga siya ng inang Reyna at tamang hari ko. Gusto mo, ipakilala kita sa kanila? Tanong ng engkantado sa babae. Tumango si Kriza. Inutusan ito ni Gideon na ipikit ang mga mata. Pagdilat, nasa isang malaking bulwagan na ito. Nadatnan agad ng babae ang tinutukoy ng binatang engkantado. Kalong-kalong ng inang Reyna ang sanggol sa mga bisig nito. Habang pinapasaya ng amang hari na mahabang balbas ang bata, binubulaga sa pamamagitan ng pagtakip ng muka. Tuwang-tuwa naman si Briggs. Naririnig nito na tumatawa ang anak. Ipinakilala ni Gideon sa mga magulang nito si Kriza. Base sa pag-a-approach ng mga magulang ng engkantado kay Kriza, mababait ang mga ito. Madaling pakisamahan. Pinuri pa nga nito ng inang Reyna na magkahawig sila kaya komportableng komportable ang babae habang nagkukwento. Ngayon, panatag na si Kriza na walang mangyayaring masama sa anak nito. Kailangan kong balikan si Dixon, Gideon. Anito sa engkantado. Ha? Bakit? Tanong nito. Sinasaktan ka niya. Babalikan mo pa? Gideon, mahal ko siya. Wala siya makakasama, Gideon. Oo na, tanga na ako pagdating sa pag-ibig. Pero siya pa rin ang nilalaman ng puso ko kahit anong pagmamulupit niya sa akin. Pero Kriza. Gideon, ipapaubaya ko na sa iyo si Briggs, ha? Alagaan mo siya ng mabuti. Batid kong may bibigay mo sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Mahal na mahal ko yan, gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Maiyak-iyak na sabi ni Kriza kay Gideon. Balitaan mo na lang ko sa kanyang paglaki. Hinalikan ni Kriza sa labi ang engkantado. Natulala si Gideon pero kaagad ding nagising matapos itong magsabi na handa na itong bumalik sa nobyong si Dixon. Yun ang kahilingan ng babae kaya wala na siyang magagawa kundi sundin ito. Parehong pumikit si Gideon at Kriza. Pagkatapos ay sabay silang naglahong parambula. Nanatili mula sa pangangalaga ng engkantadong si Gideon
ang anak nila Dixon at Kriza na si Bricks. Habang si Kriza nagpakita pa rin kay Dixon. Walang katumbas na galit ang namutawi sa ulo ni Dixon nang malamang mula kay Kriza na nawawala ang kanilang anak. Saan mo dinala ang anak ko? Saan? Singhal niya kay Kriza kasabay ang malakas na sapak. Kahit kailan talaga, wala kang kwenta. Wala! Siguro binigay mo kay Gideon, no? Binigay mo, ha? Hindi na pumalhag si Kriza. Tanggap na nito ang kapalaran sa lalaki. Tanggap na nito ang sarili na isa itong battered woman. Inaabuso ng paulit-ulit ng nobyo. Tinatadyakan, sinasapak, minamartilyo, sinasabunutan at kung ano-ano pa. Namatay na lamang ang babae na walang kalaban-laban sa kamay na mapang-abusong nobyo. Natagpuan na lamang ni Dixon si Kriza na wala ng buhay sa sahig. Basag ang bungo. Wala na rin ang ilang mga ngipin. Natandaan niya na nakainom siya nung gabi ng alak. Sa sobrang kalasingan, pinagbuhatan na naman niya sa galit si Kriza dahil sa anak nilang si Bricks na nawawala. Hindi pa rin niya nakikita. Dahil sa kriming nangyari, ibinaon ni Dixon ang babae sa malayong bahagi ng kagubatan. Sinubukan niyang itago ang kasalanang ginawa niya. Sa batas, lalo na sa Diyos. Subalit, hindi rin niya kinayanan ang konsensya. Umamin din siya sa alagad ng batas at pinatawan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Laman ng isip ni Dixon ang anak na si Bricks habang nasa kulungan siya. Iniisip niya noon kung maayos ba ang kalagayan nito. Dahil 15 taon na rin ang nakalilipas nang makulong siya. Panigurado, binata na ito ngayon. Naisip niyang tumakas para bumalik ulit sa kagubatan, kung saan batid niyang doon nakatira ang nangangalang si Gideon na kumuha sa kanyang anak. Pero mahirap. Dahil kamatayan lang din ang kahahantungan niya kapag ginawa niya yon. Kung hindi lang sana siya naging malupit kay Kriza, hindi sana mangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Wakas!